Praise the Lord! So, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral patungkol po sa salita po ng ating Panginoon. Praise God! We study about the situations of man last Monday. Praise God! And we will continue to study the Word of God tonight and title the Bible or ang Biblia, no? Sapagkat ang Bible o Biblia, no? Ang ibig po sabihin niyan ng Biblia, praise God, basic instruction before living earth. So ang tao po ay hindi po lilisan sa mundong ito na hindi niya maririnig ang salita po ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mabuting balita, tayo po ay buksan natin ang ating pong mga puso't isipan upang maintindihan po ang nais ipaabot ng ating Panginoon sa gabing ito. Praise God. So ang lesson 1 na ito ay ang patungkol po sa banal na kasulatan or the good news or ang mabuting balita. Praise God. Ang Biblia. Ano ba ang Biblia? Ang Biblia ay mula sa salitang Griego, ano? Na Biblos or Biblion, nang ibig sabihin ay mga aklat o mga tinipong mga kasulatan, mga kapatid, no? Kumbaga ito'y binigay ng ating Panginoong Hesukristo para po sa tao. Amen. Ang Biblia ay kinikilala na sagradong aklat, banal at mula sa Diyos ng mga kalipunan ng mananamba sa Diyos. Kumbaga, ang salitang ito, mga kapatid, mga kaibigan at sa aking mga kamag-anak, ito po'y naisulat o ginawa ng ating Panginoong Hesukristo upang maipaabot sa tao, praise God, ang kanyang salita, na ito palang salita niya ay nagliligtas sa mga taong willing makinig at sumusunod sa kanyang palatuntunan. Amen. So ang Biblia po ay ginawa ng Diyos para mailathala kung ano ang dapat gawin ng tao at hindi dapat gawin ng tao. So kung bakit po nabuo ang Bibliyang ito ay para may paabot po sa bawat tao, mga kapatid. Amen. So, kung bakit nalikha o naisulat ang Bibliyang ito o ang salita ng ating Panginoon para po malaman ng tao ang dapat niyang gawin at hindi niya dapat gagawin, no? So, maliwanag po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Praise God. So, yan po ang ibig sabihin ng Biblia. Ang Biblia po ay galing sa salitang Griego, no? Praise God. Hallelujah. Purihin po ang dakilang Diyos. Amen. Praise God. Ang Biblia ay pinakamataas na antas ng mga pagtuturo pagdating sa kaalaman tungkol sa Diyos, sa pananampalataya, kaligtasan ng kaluluwa, at anyo na pamumuhay na dapat tanggapin at sundin ng lahat. Walang katuruan na higit o kukulang sa aral ng Biblia. Amen. Praise God. So, kung wala po ang mabuting balita o wala po ang salita po ng ating Panginoong Hesukristo, praise God, ay hindi po natin malalaman na mayroon palang Diyos na nagmahal para sa atin. Ano? Praise God. Walang katuruan na higit o kukulang sa aral ng Biblia. Hindi dapat bawasan o dagdagan man sapagkat ito ay may parusa sa mga gagawa nito. Ano? So ito'y babala ng Diyos sa tao na hindi niya pwedeng dagdagan o bawasan man ang kanyang isinulat para sa tao
sapagkat mayroon pong kapahamakan na nakalaan sa tao. No? So, we must only to follow the Word of God. Kung ano po yung naisulat ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng kanya pong mga lingkod, ay yun po ang dapat masunod at hindi po natin pwedeng dagdagan. No? Kaya hindi po tayo pwede makapagturo na sa sarili lamang natin kaunawaan at idea, sapagkat tayo po'y bilang nagbabahagi ng kanyang salita ay meron po tayong nakalaan na kaparosahan sa sino man magdagdag at magbawas sa salita po ng ating Panginoon. Praise God! So sapagkat ito ay may parusa sa mga gagawa nito. So napakahirap palang dagdagan o bawasan ang salita po ng ating Panginoon, sapagkat mayroon nakalaan, nakaparosahan doon sa tao na magbabawas at magdadagdag sa salita po ng ating Panginoon. Ayon po sa pahayag o sa Revelation, Kapitulo 22, versikulo 18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. So napakahirap pala, ano mga kaibigan, mga kapatid, na magdagdag tayo sa salita po ng ating Panginoon. We cannot do that to add more words, praise God, na higit sa sinulat po ng ating Panginoon. So ang ating pong dito ginagawa ay kailangan lamang po maibahagi o maishare sa lahat po ng tao. Sapagkat ito po ang nais o layunin ng ating Panginoong Hesukristo, na ang bawat isa ay dapat makarinig ng kanyang mabuting balita. So ang ating pong gagawin dito, mga kapatid, mga kaibigan at kamag-anak, ay kailangan po natin pakinggan ang sinasabi po sa banal na kasulatan, na kailangan hindi po natin dagdagan o hindi natin bawasan, sapagkat ito'y salita ng Diyos at ang sino man magdagdag at magbawas ay mayroon po siyang kaparusahan. Praise God. Sa Kapitulo 22 pa rin, versikulo 19, at kung ang sino man ay mag-alis, ano, sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. So ito'y paalala at ito'y dapat natin pakinggan mula sa salita po ng ating Panginoon, na walang sinong pwede magdagdag at mag-alis sa salita po ng ating Panginoon, sapagkat mayroon pong nakalaang kaparusahan sa isang tao na magbabawas at magdadagdag. No? Ito po'y paalala ng ating Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, na ang salita po ng Panginoong Diyos ay hindi dapat dagdagan at hindi po bawasan. Sapagkat ito po'y kanyang salita at ito ay dapat maganap at masunod sa tao na kanyang binabahagian. Okay? Yan po ang letter A. And letter B, praise God, ang sabi po rito, sino ang may akda ng Biblia? O sino ang sumulat ng Biblia? Praise God. Ang Biblia po, ito po'y salita ng Diyos at mayroon po siyang ginamit. Okay? Tao po ang kanyang ginamit upang maisulat at maihayag ang nais niya ipahayag sa tao. So, ibig sabihin, tao po ang ginamit ng Diyos para ang kanyang salita ay maipaabot din sa tao. No? So maliwanag po ang sinasabi sa Biblia na ang Diyos po ang gumawa ng salitang ito at mayroon po siyang ginamit na tao upang
maipaabot din sa tao ang dapat gawin at hindi dapat gawin ng tao. No? Sumaliwanag po ang sinasabi sa banal na kasulatan na ang tao po ay ginamit po ng ating Panginoon upang maipaabot naman ang nais ipaabot ng ating Panginoong Hesukristo. Sino ang may akda ng Biblia? Iisa lamang ang may akda ng Biblia at iyon ay ang Diyos. Amen. So mayroon lamang po ang isang nag-akda, walang iba kundi ang Diyos. No? So isa lamang po ang author ng Biblia at wala pong iba kundi ang nag-iisang Diyos na buhay na nagbigay sa atin ng buhay. Amen. Praise God. Purihin po ang dakilang Diyos. Ngunit gumamit siya ng mga tao upang isulat ang kanyang nais iparating sa tao. So, ito'y malinaw. It is clear, mga kapatid, mga kaibigan, kamag-anak, ito po'y napakalinaw na sinasabi po ng ating Diyos. Ang sabi niya, ngunit gumamit siya ng mga tao. So, ibig sabihin, hindi lamang po isang tao ang ginamit ng Diyos para maipaabot ang kanyang nais sabihin sa tao. Bagkus, ang sabi niya, gumamit siya ng mga tao upang isulat ang kanyang nais iparating sa tao. So malinaw, ano, mga kaibigan, mga kapatid, na mayroon pong nais iparating ang ating pong Diyos na buhay sa pamamagitan ng kanyang isinulat at ginamit niya po ang tao upang paalalahanan at maibahagi sa tao kung ano ang dapat niyang gawin at hindi niya dapat gawin. Praise God! Mahigit kumulang na 40 taon, no? O 40 years ang ginamit ng Diyos upang isulat ang Biblia. For how many years? 40 years. Praise God! 40 years daw. No? Praise God. Ang salita, no, bago naihayag, no, bago nailathala, mga kapatid, mga kaibigan. Praise God. So, ang tao po ay ginamit ng ating Diyos upang ang kanyang mga salita ay maipaabot din sa tao. So, sino ang nagtakda ng Biblia? Walang iba kundi ang Diyos. Sino ang ginamit ng Diyos? Ang tao. Para maipaabot sa tao kasi hindi pwedeng hayop ang magsulat at ita-translate niya sa tao. So tao rin ang gumawa, no, ng kanyang salita. So ibig sabihin, wala pong ibang ginamit ang Diyos, no, para maibahagi ang kanyang salita kundi ang tao. No? Ngunit, no, so later on, we will discuss about it na hindi po lamang simpleng tao ang sumulat ng salita po ng ating Panginoon. Praise God. So tuloy tayo. Praise God. May mga propeta sa lumang tipan na ginagamit ang Diyos katulad ng mga hari o propeta, hari, saserdote, pastol, doktor, etc. At higit sa lahat, sila Pedro o yung mangingisda, no? At yung mga ibang tao na talagang aral o may mga propesyon. Praise God. So sa iba't ibang ring panahon, no? Ayon sa panahon nila. So ang mga tao sa Old Testament, praise God, mayroon pong ginagamit ang Diyos katulad po ng isang propeta. No? Sa pamamagitan po ng propeta sa lumang tipan na ipapaabot po sa tao, no, kung ano po ang dapat gawin ng tao at hindi dapat gawin ng tao.
So sa pamamagitan ng isang propeta, ang salita po ng Diyos ay bibigay sa propeta at ibabahagi ng propeta sa mga tao para malaman ng tao kung ano po ang sinasabi ng Diyos para sa tao. Okay? So sa Old Testament, they're using prophet to deliver his word and also the kings, no priest, pastor, doctor, no, even the fishers, sila Pedro, no, sila John, they are fishers, but when God called them, okay, but when God called them, praise God, what happened to these people? They blessed by God because they're delivering the word of God to the people out there, to the lost souls. So people bless through the word of God, using by God to all the people. Amen? Kumbaga, ang Diyos ay gumagamit ng tao depende sa kanya-kanyang kapanahunan. Ano? Sa lumang tipan, ang mga propeta, hari, or isang priest or saserdote. No? But when God choose, but when Jesus 12 choose the 12 apostles like Peter, John, no, they're used by God to share, to preach the word of God to the lost, to win the lost souls to the kingdom. Praise God, they're using these fishers of men, no, these fishers, they're used by God. Even though they are not eloquent person, but they are willing and obedience to the calling of God. Praise the Lord. They're blessed by God because they follow what the Lord wants. Praise God sa kanila pong buhay. Amen? So, sa bawat kapanahunan ay mayroon pong ginagamit ang Diyos para maipaabot ang kanyang salita sa bawat tao, no? But we don't have now apostles, no? Only we have now is pastors, leaders or elders to share the word of God for the plan of the salvation to every humankind. So ibig sabihin lang, hindi po nagpapabaya ang Diyos upang maipaabot ang kanya pong mabuting balita sa bawat isa o sa bawat tao, no? Praise God. Ayon nga po sa ikalawang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at paggagamit sa pagtuturo at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagbubulaan sa maling aral, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So, ang purpose po ng salita ng ating Panginoong Hesukristo ay para maturuan ang tao kung ano ang dapat niyang gawin at kung ano ang dapat niyang hindi gawin. No? Ang sabi niya, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagbubulaan sa maling aral, sa pagtutuwid. So, ang salita daw pala ng Diyos ay isa ring hakbang para sa ikatutuwid. Okay? Para sa ikatutuwid sa likong mga gawain ng isang tao. Okay? Maliwanag po ba, mga kapatid? At sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ang salita po ng Panginoon ay ito po'y nag-aakay sa maayos na pamumuhay at sa para sa pagtuwid ng kanyang dinaraanan. Praise God. So, kung ang dinaraanan mo ngayon ay hindi maganda at liko-liko, kailangan po natin ang salita po ng ating Panginoon. Okay? Sapagkat sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay magtuturo sa atin para maituwid yung ating paglakad ayon sa kanyang plano at ayon sa kanyang nais para sa plano ng ating pong kaligtasan. Praise God!
Sumaliwanag po, mga kapatid. Amen. Ang Biblia ay naisulat na higit kumulang 1,500 na taon simula ng panahon ni Moises hanggang sa AD Dominat o AD after death or yan, 100 AD. So, mula po sa kay Moises, oh, ang Biblia po ay naisulat, mga kapatid ko, sa taong 1,500 years mula sa kay Moises. Okay? Praise God. Tuloy tayo. Ang kamangha-mangha dito ay hindi nagsalungatan ang mga aklat nito bagko sila ay nagtulungan at nagpatibay sa katuruan. See? Hindi po naging salungat ang bawat naisulat, no? Sapagkat mayroon lamang isang author ang sumulat niyan, walang iba kundi ang Diyos. Kasi kung ibang author ng New Testament at sa Old Testament, magkakaroon ng conflict yan. So bakit ang Biblia sa Old Testament at sa New Testament ay hindi nag-conflict sapagkat mayroon lamang isang author niyan, walang iba kundi ang Diyos na nahayag sa laman sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Kung may sinasabing salungatan, iyon ay dahil sa aral at paliwanag ng tao. Ngunit sa mga pinatnubayan ng Espiritu Santo, walang mangyayaring salungatan. No? Kung sila po ay guided by the Holy Spirit when they writing this message from God, ay wala pong conflict yan. Sapagkat ang Diyos po ang nag-uudyok sa taong ito para maisulat ang nais ng ating Diyos na buhay. So, biruin mo mula sa Genesis and Revelation, there is no contradict about the Word of God. Okay? Because, why? Because there is one author only, and that is God. And this God was given this breath of life every day, every hour. God gave us the breath of life, and it's free. Okay? So the Word of God, hallelujah, na nais ipabatid o ipahayag ng ating Panginoong Hesukristo ay para po sa atin. No? Kasi kung hindi niya maipapaabot sa ating kapanahunan ngayon ang kanyang salita, papaano tayo magtatamo ng kaligtasan o papaano tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan? If selfish po ang Panginoon, hindi niya ibibigay ang kanyang salita at hindi niya isusulat. But because of the love of God, because of the love of Jesus, He write this kind of message for us to everybody. No, that's why we are sharing the Word of God even though there is a virtual. No, it must be to share the Word of God. Para po malaman po ng tao na ang salita po ng Diyos ay naisulat para po sa kanila, para po maihayag ang plano ng kaligtasan para sa bawat isa po sa atin. So, ang nais ko pong ipabatid dito na ang salita po ng Diyos ay nais niya maipaabot sa bawat isa po sa atin. Upang ang tao po ay mawalang maidahilan sa pagdating po ng paghuhukom. So, kung bakit naisulat ang Biblia, so upang paalalahanan ng tao at para ang tao po ay hindi mawalan o hindi magkaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos sa pagdating ng paghuhukom. No? Pero the truth is, no? Ang totoo, mga kapatid ko, ang tao po ay hindi talaga po nagsasaliksik sa salita ng Panginoon. Unless na lang, no? Praise God, kung wala na talaga siyang malapitan. Okay? So, this is the reminder from God that people
No? Praise God. Na minsan nakakalimutan nila ang salita po ng ating Panginoon because they are busy what they are doing in this life. No? Sometimes they forget the Word of God because they are busy so much. But sometimes they are neglecting the Word of God. Oh? That's the hardest things. Oh. And sometimes they forget the Word of God because they are busy. To be rich, to be popular. Oh. But God is a merciful God. He still is waiting for us. Okay? Well, we'll continue, mga kapatid. Sa anong wika na isulat ang Biblia? Oh? Sa anong wika daw na isulat ang Biblia? Ang original na wika na ginamit na isulat ang Biblia ay wala pong iba kundi sa salitang Griego, Aramaic, at Hebrew. No? So yan po ang original na salita. No? Hebrew, Aramaic, at Griego. Praise God. So wala pong ibang lingwahe, no, na naisulat kundi itong tatlo lamang, mga kapatid ko, sa wikang Hebrew, Aramaic, at salitang Griego. Anong kagamitan ginamit upang maisulat ang Biblia?